Ng lahat, Mary Grace Belloy from ABM-1. At ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga katangian at uri ng talumpati. Una, ano nga ba ang talumpati? Ang talumpati ay isang formal at masining na pagpapahayag sa isang paksa. Ito rin ay naglalayong manghikayat, tumugon at nagbibigay kaalaman sa mga tagapakinig o madla. At ang talumpati ay may 10 katangian. Una narito ang kalinawan. Kailangan kasi sa isang talumpati ay klaro at malinaw ang iyong pagbigkas ng talumpati. Dahil nakakatulong rin ito nang mas maunawaan ng iyong mga madla ang nais mong ipabatid na mensahe para sa kanila. Pangalawa ay kawastuhan. Kailangan pag gumawa ka ng isang talumpati ay napag-aralan mo ng mabuti ang mga impormasyon kung wasto ba ito, kung tama na ba, kung dapat na bang ibahagi sa lahat ng tao, kung dapat na ba itong marinig ng ibang tao. Dahil ang mga madla ay pumupulit rin ng aral galing sa iyong ginawang talumpati. Kailangan saliksikin mong mabuti, pag-aralang mabuti at alamin mo kung wasto na bang impormasyon ang iyong binabahagi sa kanila. Pangatlo ay maikli. Isang talumpati ay maikli lamang to. Dahil karaniwan o kadalasan mga tao ngayon ay madali na mainit. Kailangan maikli lang ang iyong talumpati. Kahit maikli ito, dapat kasiksik ang mga aral, kaalaman, mga mensaheng nais mo sa iyong mga madla. Pang-apat, mapanghihikayat. Kailangan simula pala nakuha mo na ang simpatya ng iyong mga tagapakinig. Nang sa ganun ay may mapupuntahan rin ang iyong ginawang talumpati at hindi mababasura lamang. Kailangan simula pa lang ay makuha mo na ang kanilang atensyon at mapapanatili ito hanggang dulo ng iyong talumpati. Panglima ay informal na ugnayan. Alam nating lahat na ang talumpati ay may layuning formal. Subalit, kailangan mo pa rin haluan ito ng informal na pakikipag-ugnayan sa mga madla. At para na rin mas maramdaman nila ang nais mong ipabatid ng mga mensahe o mga kaalaman sa iyong mga tagapakinig. Pang-anim, pagbigay pansin sa tagapakinig. Kailangan simula pa lang bago ka gumawa ng iyong talumpati ay alamin mo muna kung ano, sino, edad, kasarian, interes, katayuan sa buhay o iba pang aspeto ng iyong mga madla. Bago nang sa ganun ay ang iyong ginawang talumpati ay maangkop sa iyong mga tagapakinig. Pang-pito, minig at malakas na pagbigkas. Ito rin ay nakakatulong upang mas makuha ang atensyon ng iyong mga madla. Kailangan malakas ang tinig at malakas na pagbigkas. Nang sa ganun ay maging epektibo ang iyong talumpati pamamagitan ng malakas na tinig at malakas na pagbigkas. Pang-walo ay kontroladong damdamin o emosyon. Yan. Kailangan nating kontroling mabuti ang ating damdamin. Dahil kung hindi natin ito makontrol, ay may posibilidad na makakaapekto ito sa ating nais ipabatid sa ating mga madla. Kailangan nating kontroling mabuti. Nang sa ganon ay may epekto itong maganda sa ating layunin, sa layunin ng iyong talumpati. Nang sa ganun ay hindi makakaapekto sa iyong ginawang talumpati ang iyong damdamin. Controlling mabuti, huwag hayaang lumagpas ito sa linya. Pang-siyam, maayos na tindig at kumpas. Ito rin, nakakatulong din ito upang makaagaw simpati. Para maagaw mo ang kanilang atensyon, makuha mo ang kanilang simpatya. Kailangan maayos ang iyong tindig na dapat makakaganyan ang iyong mga tagapakinig. Kailangan maayos. At panghuli, angkop na kilos o galaw. Kailangan ito talaga sa talumpati. Dahil
Ang mga kilos o galaw, pag nasosobrahan ito, ay nakakaapekto ito. Makakawala ng interes. Kailangan, tama naman na may kilos o galaw, ngunit dapat ang iyong mga ginagawang galaw ay naaangkop sa iyong ginagawang talumpati. At hindi ito masobrahan dahil makakaapekto ito sa iyong gustong iparating na talumpati sa iyong mga madla. Makakawala ng interes pag nasobrahan ng iyong mga galaw. Yan lang. Uri ng talumpati ayon sa anyo at kandaan. Imprimta o dagli ang talumpati. Biglang talumpati kung saan binibigay ang paksa sa tiyempo mismo na kailangang magtalumpati. Ito ay uri ng talumpati na hindi pinaghahandaan at o kaya'y walang paghahandang ginawa ang mananalumpati. Binibigay lamang ang paksa sa mismong oras ng pagtatalumpati. Kinakailangan magbigay ng sariling opinyon o ideya hinggil sa paksa ang mananalumpati. Kaya ang imprompto ay tinatawag ring bigla ang talumpati dahil nga hindi ito pinaghahandaan o walang ganap na paghahanda. Pangalawa, extempore o extemporaneous speech. Ito ay binibigyan naman ng kandaan subalit limitado lamang sa pagitan ng pagkuha ng paksa at sa mismong paligsahan. Ang extemporaneous speech ay may paghahanda at may panahong magtipo ng datos ang mananalumpati bago ang pagsasalita. Subalit, limitado nga lamang. May maikling panahon na ibinibigay sa pananalumpati upang pag-isipan ang sasabihin nito. Pangatlo, isinaulong talumpati o talumpating handa. Ito ang uri kung saan ang tagapagsalita ay binibigyan ng panahon sa pagsulat ng kanyang talumpati. Sa bahaging ito, ang tagapagsalita ay gumagawa muna ng kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagsulat ng kanyang talumpati. Kaya kailangan niyang memoryado o saulado ang piyesa bago bigasin ang kanyang talumpati. Dito rin masusukat ang husay ng pagbabalangkas ng manunulat. May paghahanda rin ito at isinaulo ang talumpati na may sapat na pag-aaral sa paksa. Pang-apat, pagbasa ng papel sa panayam o komperensya. Ito ang kasanayan sa pagsulat ng papel na babasahin sa komperensya. Makikita sa bahaging ito ang kasanayan sa pagsulat ng papel na may pag-uorganisa ng mga ideya at ang pagsulat ng panimula, katawan at wakas o konklusyon na dapat na magkakaugnay at may kaisahan. May mga uri ng talumpati ayon sa layunin. Una, talumpating nagbibigay impormasyon. Ito ay may layunin makapagbahagi ng kalaman tungkol sa paksa sa mga madla. Ang talumpating nagbibigay impormasyon ay may hangarin na makapagbatid ng kaalaman o impormasyon sa mga nakikinig. Pangalawa, talumpating ng hihikayat. Ito ay may layunin hikayatin ang madla na sumang-ayon sa kanyang inilalahad. Sa bahaging ito, hinihikayat ng tagapagsalita o mananalumpati na paniwalaan siya ng mga tagapakinig. Kinakailangang maglahad ng matibay na batayan o ebidensya tungkol sa paksa ang mananalumpati. Pangatlo, talumpating occasional o nangaaliw. Ito ang pinakapamilyar sa lahat dahil ito ay kadalasang ginagawa sa mga okasyon. Ito ang talumpati na pinakapamilyar sa lahat dahil kadalasan itong ginagawa kapag may okasyon, kagaya ng fiesta, kaarawan, at iba pa. Sa bahaging ito,
kinakailangan ang mananalumpati ay may kakayahan o kahusayan sa pagbabatid o paghahatid ng kaaliwan o pagpapatawa sa tagapakinig sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwentong nakakatawa o kasiyasiya. Talumpating nagpapaliwanag, karaniwang gumagamit ng biswal upang higit na maunawaan ang katibayan sa katotohanan sa mga nilalahad na pagpapaliwanag sa paksa. Ang talumpating nagpapaliwanag, sa bahaging ito, dito nagpapakita ng sapat na batayan o ebidensya upang mas maintindihan o kaya'y mas kapaniwalaan ang inilalahad na pagpapaliwanag ng paksa. Masasabing may pagkakapareho ang talumpating nagbibigay impormasyon sa talumpating nagpapaliwanag, subalit may kaibahan din ito. Dahil ang talumpating nagpapaliwanag ay nagsasagawa ng isang aksyon tungkol sa paksa kaysa talumpating nagbibigay impormasyon. Panglima, talumpating nagpapakilala. Ito uri ng talumpati ay para sa pakilalang panauhin kung saan nakasalalay ang pagganap sa panauhin. Sa talumpating nagpapakilala, tinatawag din itong panimulang talumpati. Karaniwan itong maikli lalo na kung ang ipinakikilala ay kilala na o may pangalan na. Layunin nito ay ihanda ang tagapakinig at pukawin ang kanilang atensyon sa kausayan ng tagapagsalita. Pang-anim, talumpati sa pagkaloob ng gantimpala. Ito ay naglalayon na may pagkaloob ang karangalan sa isang individual. Ang emphasis ay ang kahalagahan ng gawain siyang nagbigay daan sa okasyon. Binabanggit din ang entidad na nagkaloob ng gantimpala. Maihanay din ang pagkakaloob ng karangalan sa isang individual dahil sa isang matagumpay na nagampanan. Pampito, talumpati ng pamamaalam. Ito naman ibinibigkas kung aalis ng isang lugar ang tagapagsalita. Ito ang uri ng talumpati na binibigkas kapag aalis na sa isang lugar o magtatapos na sa ginampanang tungkulin ang mananalumpati o tagapagsalita, kung saan binabahagi niya ang kanyang karanasan, damdamin at pasasalamat. Pam-walo, talumpati ng eulohiya. Binibigkas sa sandali ng pagyaoos sa memorial na serbisyo sa isang kilalang mamayapa, binibigyan diin ang nagawa ng namatay noong buhay pa siya. Dito, inaugurasyon, binibigkas sa seremonya ng pagsisimula ng isang mahalagang tungkulin o gawain tulad ng talumpati ng Pangulo sa pagtatalaga sa kanila sa tungkulin. Atin muling talakayin ang mga uri ng talumpati sa ayon sa anyo o kahandaan at ayon sa layunin. Ayon sa anyo at kahandaan. Una, impromptu o dagdiang talumpati. Ito ang talumpati na hindi pinandaan. Kaya, tinatawag itong bigla ang talumpati. Pangalawa, extemporaneous speech. Ito ay binibigyan ng panahon upang makapit ng datos ang mananalumpati. May maikling panahon nga lamang itong binibigay sa pananalumpati upang mapag-isipan ang sasabihin. Pangatlo, isinaulong talumpati o talumpating handa. Sa bahagi namang ito, ang tagapagsalita ay gumagawa muna ng kanyang talumpati na may paghahanda o isinaulo ang talumpati na may sapat na pag-aaral sa paksa. Pang-apat, pagbasa ng papel sa panayam o komperensya. Dito naman makikita ang kasanayan sa pagsulat ng papel. Dito nakalagay ang pag-uorganisa ng mga ideya, pagsulat ng panimula, katawan at wakas o konklusyon
na dapat na magkaugnay at may kaisahan. May walong namang uri ng talumpati ayon sa layunin. Una, talumpating nagbibigay impormasyon. Hangarin itong makapagbatid ng kalaman o impormasyon sa mga nakikinig. Pangalawa, talumpating ng hihikayat. Ito naman, sa bahagi namang ito, hinihikayat ng tagapagsalita o mananalumpati na paniwalaan siya ng mga tagapakinig. Pangtatlo, talumpating occasional o ng aaliw. Ito naman ang talumpati na pinakapamilyar sa lahat kasi nga kadalasan ginagamit ito sa fiesta, kaarawan at iba pa. Ngunit sa bahaging ito, kinakailangan na ang mananalumpati ay may kakayahan o kausayan sa paghahatid ng kaaliwan o pagpapatawa sa tagapakinig sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kwentong kasiya-siya. Pang-apat, talumpating nagpapaliwanag. Ang talumpating nagpapaliwanag naman, ito ang nagpapakita ng sapat na batayan o ebidensya upang mas naintindihan o kaya'y mas kapaniwalaan ang inilalahad na pagpapaliwanag ng paksa. Talumpating nagpapakilala naman. Panglima, ito rin ay tinatawag na panimulang talumpati. Karaniwang nga, ito ay maikli, lalo na kung ang ipinakilala ay kilala mo na o may pangalan na. Layunin din naman ito ang ihanda ang tagapakinig at pukawin ang kanilang atensyon sa kausayan ng tagapagsalita. Pang-anim, talumpati sa pagkaloob ng gantimpala. Dito naman, minabanggit din ng entidad na nagkaloob ng gantimpala. Maihanay din ang pagkakaloob ng karangalan sa isang individual dahil sa isang matagumpay na nagampanan. Pangpito, talumpati ng pamamaalam. Ito ang uri ng talumpati na binibigas kapag aalis na sa isang lugar o magtatapos na sa ginampanang tungkulin ang mananalumpati, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang karanasan, damdamin at pasasalamat. At panghuli naman, ang talumpati ng iolohea. Dito naman binibigkas ang sandali ng pagyao sa memorial ng serbisyo sa kilalang mapayapa. Dito rin binibigyang diin ang mga nagawa nang namatay noong nabubuhay pa siya.